Hello mga kabungis-ngis! Welcome back again to another vlog! For today's video, magko-comment tayo sa napanood nating video na interview ni SV mula sa Lionheart na nakita natin sa TikTok. Kokomentan lang natin ito. And itatama lang natin yung mga narinig nating salita regarding puro daw, base, or kahit na anong mga sinabi niya na ayon sa ating mga kaalaman. Alam niyo naman na vlogger na tayo ni Yormi Isko Moreno since 2019. And i-explain natin bawat sasabihin niya mga salita. Baka kasi hindi alam nito ni SB yung mga binibitawan niyang salita eh. At meron din tayong mga papakita ring video na sinagot naman po yung mga binabato niya mga words. Meron tayong kasama dito na magkokomento rin regarding sa mga salitang binitiwan ni SB kay Yormi Isko Moreno. Kaya panoorin natin to. Pinag-usapang napakalak na lang. Yung mga word ni SP, puro daw, no? Yung 18 million na utang, ikaw ano masasabi mo dito sa ating ano kasama regarding doon sa 18 billion daw na utang? Kasi kung ako tatanungin yung 18 billion na utang or yung utang na lang ng mga panahon ng pandemya, sino kasi ang hindi uutang ng panahon ng pandemya? Ultimo, Pilipinas, umutang din po sa ibang bansa, ating bansang Pilipinas, para makasurvive po tayo sa pinagdaanan nating pandemya. Ikaw, ano masasabi mo? Daw lang naman pala, wala naman palang kwento, wala siyang fact. So, ano niya lang yun, kuro-kuro. Kumbaga, may masabi lang din, kaya mahirap mag-comment. Baseless accusation. Ayan, panoorin pa natin. Hindi sinabi sa taong bayan, tinago. Ngayon, lahat tayo, nagulat na lang. Kaya mayroon ang gagawin natin. Walang-wala na tayo ang mga property sa Maynila. Bebenta, pati daw yung laktawe. Para daw hindi mabuto, pinagtapos na nila doon. Pero totoo lang, hindi naman nagtagatang sa Maynila. Totoo lang po, minsan kasi, iluhuto nila eh. Ito ka lang mag-comment. Hindi pa kayo nabigyan ng ayuda? Doon po napunta yung utang ng 18 million. Dapat yung mga binenta ng tubay po po yan. Kalukuhan dapat yan. Pang ngayon, alam niyo po sa buong Pilipinas, Maynila lang ang... Komentan lang natin itong ko, ano, sinagot ni, ano, sabi ni SV regarding sa binenta sa Divisoria. Eto, meron tayong video na sinagot naman niya ni Mayora Hani Lacuna regarding sa Divisoria. Panoorin lang po natin to. And pasensya na, inaayos ko. Hindi pa ano yung setup natin. Hindi pa maayos yung setup natin. Doon naman po sa Divisoria Public Market. Again po, ang Divisoria Public Market po, ang pag-aari natin doon yung lupa na kinatitirikan ng Divisoria Public Market. Opo. Yung lupa po na yon, matagal na pong hindi nasa hindi nasa ating ano bang hindi po hindi na po tayo namamahala doon sa lupa na yon way back 1992. Paano po nangyari yon? Pumasok po sa isang kasunduan yung dati pong alkalde si Mayor Mel Lopez sa isa pong private company, yung Link World Corporation, na kung saan po ibinigay na po niya yung pamamahala ng lupa na yon kasama po yung Divisoria Public Market sa isang private company. That was March 13, 1992 pa po. So more than 25 years ago. Pinalis po yung lupa nung former mayor dito po sa private company, yung Link World, sa halagang 20 pesos per square meter. So you could imagine po,
20 pesos per square meter. Ilan po bang square meters yun? That's roughly around 8,000 plus. The land of Divisoria Public Market was leased for 20 per square meter. Vice Mayor Hani Lacuna, yan sabi ni Vice Mayor Hani. Square meters. So, from 1992 hanggang natapos po yung 25 years contract noon, lease contract po doon sa private company, ang natanggap lang pong income ng City of Manila is nasa 57 million lang po in 25 years. Okay. And the sad part of it po, pagdating nung 2013, ni-renew pa yung contract by the former mayor naman po nung 2013. Former Mayor Estrada. Ni-renew po yung contract. In other words po, per metro kwadrado, 20 pesos pa rin lang po ang kinikita ng lungsod ng Maynila. In other words, sa isang buwan po, 160,000 lang po ang pumapasok sa atin. Sa isang taon po, 2 million lang. Lugi-lugi na po tayo. Lugi-lugi na po tayo noon. Nang dumating po ang pandemya, inatasan po ang Assets Management Committee ng ating lungsod na humanap po ng mga assets ng ating lungsod na underutilized. Hindi po nakakatulong sa atin. Nalulugi na po tayo. At isa po sa nakita nila ay ito nga pong Divisoria Public Market, yung lupa po na kinatatayuan ng Divisoria Public Market. Take note po yung Divisoria Public Market, hindi na rin po tayo ang nagpapatakbo noon. Yung private company rin po. In other words, napaka sobrang lugi na po tayo noon. Yung lupa lang po ang atin doon. So, nakita po yung Assets Management Committee natin na luging-lugi na tayo dito. Kailangan po natin ng pondo dahil po ibinigay na po ng national government ang pagtugon natin sa COVID-19. Yan po yung 2020 eh. So, ang ginawa po nila, nakita po nila itong property na to na underdeveloped. Speaking of COVID-19, nung panahon ng pandemya, grabe, parang mapapatanong ka rin na talagang kung hindi si Yorme Isko Moreno ang mayor ng Maynila, paano ang Maynila? Kasi lahat talaga eh, lahat ng supplies ibinigay ni Yorme Isko Moreno. Food box, gamot, imaginein mo yung gamot. Yung ibang lugar, wala yung gamot na yun. Pero ang Maynila, meron po yung gamot na kailangan para sa COVID-19. Then, iniisip ko kasi kung tama yung word ng COVID-19 kung tatanggapin ni YouTube. And, noong panahon na yun, yung mga taga-ibang lugar, inggit na inggit sa Maynila dahil yung mga kailangan ng mga taga-ibang lugar nasa Maynila po. At pumipila pa sila kahit na napakahabang pila, pero nasa ayos yun ha. Napakahabang pila para lang makahingi ng gamot po dito sa Maynila. Ito si SB, parang puro laging daw ang sinasabi. Sana aralin mo muna, SB, yung mga babato mo kay Yorme Isko Moreno kasi well explained naman po lahat yan. Panorin pa natin mga sinabi ni SB. Halos lahat ng ari-arihan para saan? Ilang billion ayun ng pandemya eh. Pero ngayon na pinalalabas sila yung 18 billion na inutang. Ayun, napanood na na. Walang po ah. Minsan kasi inuuto nila eh. Yung parang perspective na hindi pa kayo nabigyan ng ayuda. Doon po napunta yung inutang na 18 billion daw. Pati ayan yung 18 billion na yan tawa. Yung 18 billion na yan talaga namang nasa realidad dyan, no? Sa mga ayuda. Kasi kung babasihan lang natin yung mga allowance ng mga senior citizen dito sa Manila, ano lang yun ha, 500 pesos. Yes. Kung babasihan natin yun ang annual ng 500 pesos na ano nila, 1 billion. Almost 1 billion. So, sa daming naayodahan,
nung panahon ng pandemic, eh talaga namang alam natin kung saan napunta. Yung kahit na sinasabi niya na 18 billion daw na yun, pero hindi pa natin sure yun kasi wala naman siyang basehan. Puro daw lang, no? Pero kung totoo man yun, eh alam naman natin kung saan napunta yun, talagang sa paayuda ni Yorme. Yes. Dahil nga pandemic, saka yung panahon na yon, pati Pilipinas, ang presidente natin, eh nangutang lang din. Kaya nalubog talaga ang Pilipinas sa utang. And panoorin pa natin itong ibang mga hirit ni Ed. Kung ngayon, alam niyo po ha, sa buong Pilipinas, Maynila lang ang umutang at nagbenta ng mga ari-arian. Maynila lang daw ang umutang at ang ari-arian. Pilipinas po, umutang din po sa ibang bansa para makasurvive tayo noong pandemya. Baka nga rin joke lang. Ang Quezon City, never umutang. Ang Makati, never nagbenta ng arihan, never umutang. Yung Pasig City, Calamir, Pico na napakatinong mayor. Siyempre matatalino sila. Ba't din nabay benta yung ari-arian? Hindi sila nagbenta. Hindi sila nagtatanong. Anong gagawin mo pag magaling kang mayor? Magre-reallocate ka lang ng pondo yung dapat para dito sa project na to. Ilagay mo sa ayuda. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, hindi ko alam kung bakit pinaw nila na sobra-sobra sa utang. Ngayon, sila ba magbabayad doon? Hindi. Mga taong bayan, mahirap na nga, lalo pa naghihirap. Sa tagal ko tumutulong. Dati tumutulong ko, may mga maraming mahirap, pero ngayon, mas dumami ang mahihirap sa Maynila. Kaawa-awa na ho, kaya ho. Kaya talaga ho tumakbo eh, kasi wala nang chance eh. Wala nang pag-asa yung mga Manilenyo. Wow! Wow! Wala nang pag-asa ang Manilenyo. Nabuhayan ang Manilenyo noong tatakbo na, malaman na tatakbo na bilang mayor si Yorme Isko Moreno. Wala nang pag-asa. Si Yorme ang pag-asa ng Maynila. Ikaw, ano masasabing mo? Wala lang. Lakas ng loob mo. Lakas ng loob magsalita. Ang talal na tumutulong. Ano kaya yung ano sa front row na pyramid? Joke. Kung matagal ka nang tumutulong, tumulong ka na lang rin po sa mga kababayan mo din po. Yung mga nasa ilalim ng ano, front row na logi-logi na, no? Kasi wala nang ma-recruit. Ayun, tulungan mo. Ayun. Naglabas ng pera, kawawa naman. Napatulpo rin yata yun eh, no? Yung sa front row. Sana sagutin ni SB yung regarding sa front row. Kasi ito, lakas ni SB magsalita regarding kay Yorme Isko Moreno eh. Pero alam naman natin na explain na yan. Well explained yan ni Yorme Isko Moreno and Vice. Ay, nung panahon na yun eh, si Vice. May, na ngayon ay mayor na ni Mayor Hany Lacuna. Sabi ni SB, binibigyan ng kabuhayan yung mga tao. Yes po, binibigyan ni Yorme ng kabuhayan, lalo na yung mga mahal ni Yorme na lolo't lola ko, ika nga, na ginagaya naman ngayon ni SB. Nasalitang lolo't lola ko, na binibigyan talaga ng kabuhayan ni Yorme. Nung panahon ng Mayor Isko Moreno, share ko lang sa inyo, ang ating mga lolo't lola ay binibigyan niya ng trabaho. Imagine mo, pag matanda ka na, hindi ka na makapagtrabaho eh. Wala nang tumatanggap sa'yo. Pero kay Yorme Isko Moreno, nabigyan niya ng trabaho yung mga matatanda. Then, idagdag na lang rin po natin itong trabaho na kung ibabato yun sa Divisoria, kung ibabato rin yun sa... Tsaka na natin talakayin. Kapag may hirit na ulit si SB. Imbis bigyan sila ng mga kabuhayan, negosyo, yung pinamimigay ko kasi doon ako galing, doon ako umangat. Yun dapat ang binibigay ng mga ng gobyerno natin, ng trabaho at kabuhayan para sa lahat, para mayangat nila yung sarili nila, makalaban sila sa hamon ng buhay. Sabi ni SB, ay yung experience niya bilang negosyante. Ito kayang mga binebenta ni SB na, tanong lang to SB ha,
Tatanong lang po. Ito kayo mga binenta ni SB na mga mamahaling niya mga sasakyan. Hindi kaya mabawi ito pagdating ng mga... For example, mabawi ito. Mabawi ito pag siya ang nanalo. Kunwari lang. Pero alam ko naman malabo yun. Na kasi sobrang dami niyang pinapa... Ayuda kuno. Ngayong mga panahon na to, imaginin mo sa dami ng tao at ang mga pinapamigay ni SV. Pero no, ano naman tayo sa mga pinapamigay niya? Salamat sa mga pinapamigay niya sa ating mga kababayan. Pero sana, huwag politikahin itong mga ginagawa niya. Huwag sa expense ni Yorme Isko Moreno. Mabago Manilenyo hanggang dulo, ang kamayaman ko yung mga buhay nila, mabago yung mga buhay nila, katulad ng mga nabago namin buhay. Gagawin natin in a much grander scale, dahil buong Maynila, ibibigay natin yung para sa kanila, tulay lang po ako, ibibigay ko yung nararapat na binibig. Pwede ba maging tulay ka na lang, SB? Sumatulong para sa Manila. Kung may York, nangyari, walang public consultation. Ganyan ang ginawa nila. Kaya nga sila, nag-aaway, nagbabatuhan ng puting. Ikaw nangutang, ako magbabayad. Ikaw magbabayad, siya nangutang. Pero silang dalawa may kasalanan eh. Huh? Kayo gumawa niya, sama-sama niyong ginawa yan, sama-sama niyong binenta, sama-sama niyong inutang. Ngayon, sino magbabayad? Taong bayan. Tinago ninyo, hindi nyo man lang pinalam sa amin. Nalaman ko ilang taon na eh. Ako yun ha, ako yung nagbabasa na. Ngayon mo lang nalaman. Ngayon mo lang nalaman kasi tatakbo ka. Nagkukay ka rin ang baho nila. Tunwari pa ito si SB. Inalam mo talaga yun, no? Pero hindi mo inalam at sinabi rin sa mga tao etong na-explain na rin regarding sa Divisoria. Walang kwento. Huwag tayong papabulag. Kaya huwag tayong papabulag. Tama nga, huwag tayong papabulag. Huwag tayong papabudol sa mga ibinibigay. Sige nga. Pero parang hindi rin. Wala nang panahon si Yorme na makipagdebate kay SB. Busy si Yorme sa mga ginagawa niya. Ngayon, papalapit na pala yung birthday ni Yorme Isko Moreno. Putulin na lang natin ito muna si SB. Tsaka na lang natin kukomentan. Gusto ko lang kunin yung opportunity na to. Kasi parang walang kwenta. Kasi alam na yan ang mga taga Maynila. Eh, nasagot na yan ni Yorme. Kaya kunin ko lang tong opportunity na to na batiin si Mayor Isko Moreno. Saludo kami sa iyo, Yorme. Nandito kami sa likod mo para pasalamatan ka sa mga ginawa mo sa Maynila at pasalamatan ka as a vlogger na binigyan mo kami ng opportunity na magkaroon ng hanap buhay. Imaginin mo kahit kami simpleng tao ha, nagkaroon kami ng hanap buhay dahil kay Yorme Isko Moreno. Kaya Yorme Isko Moreno, happy, happy, happy birthday po sa inyo and God bless you always. See you sa Maynila!